Ayun, maganda. Meron siyang DRL dito, signal light, naka high, low. Ito ata. Tangi na this, oh. Wala yan. Ayun, diskartehan mo lang. Diskartehan na lang, no? So, walang bracket, oh. Walang abang. Medyo matagal na yung hindi talaga nakita. Medyo matagal din akong hindi nakapag-vlog. Kasi nga may nangyari, dinabuhan tayo ng sakit. Hindi naman tayo immortal para hindi tablan ng sakit. 2 weeks din akong naging mahina. 2 weeks din akong hindi makagalaw ng maayos. Yun nga, dahil tinamaan tayo ng dengue. So, hindi ko alam saan ko nakuha yung dengue. Pero yun, kahit anong ano mo talaga, kahit anong motivate mo sa sarili mo, kahit anong lakas mo, kahit anong liksi mo pa, pag tinamaan ka ng dengue, siguradong dadapa ka talaga. Mahirap talaga magka-dengue. Lalong-lalo na sa sitwasyon ngayon, yung bago ka ma-hospital, kailangan mo muna magpa-swab test. Ayun, so masyadong maraming nangyari. Kaya hindi ako naging masyadong active sa pagbablog. Pero anyway, ngayon 2 weeks has passed, bumabalik na yung lakas natin. Naman, punta tayo na lang North Cotabato. Doon sa ating tropa na naka-van din, kasi may kukunin tayong headlight para dito sa Bionic van. Kasi nga old model yung van natin, 2009 model, so yung mukha niya is iba. So plano ko sanang i-facelift. So ngayon, nakagawa tayo ng paraan para makapag-bumili ng facelift. So mamaya, papakita ko sa inyo kung anong brand, anong klaseng, anong model ng facelift yung nakuha natin. Yan, shoutout dun sa drapa natin na nakapan. So yun, may nag-signal sa atin na van na tropa din. Speed tuning boys, hindi ko lang alam kung sino. Si Mercy siguro. Dol! Punta ka ng Marvel? Punta ka ng Marvel? Walang problema. Punta ako kay Abby. Oh. Kunin ko yung yung sonar. Ah, yung na gano'n? Oo, kasi may pinabili siya na flywheel. Hindi na, kuha ka lang ako ng sonar, okay na. Dito na gano'n. Hindi ko na kilala, iba naman mags mo. Bili nila kakumbak. Yung 17 mo? Oo. 17 din to? 17. Gani. Yan din gusto ko, T37 ba na 17? Ako yung linso ni Kumbak na 18. Ah, mag-18 ka na? Ano ba yung patigas-tigas? Kaya yan, power man. Sige tol, timing, nag-vlog ako. Sige. Ingat. Kaibigan from Speed Tuning, yung nagre-remap ng mga Speed Tuning, ang ganda ng van niya, commuter na 3.0. So ayun, timing na natin. Pumunta na ako ng ngayon, pumunta ako ng lang dun sa tropa din natin kay Abby King.
shoutout din. Ayun, so pupunta tayo doon, kukunin natin yung sonar niya kasi nga yung model ng ano natin, ng headlight natin, hindi siya kakasya doon sa ating pinili na facelift. So, ngayon, kailangan ko rin mag-upgrade ng headlight. Kasi pag hindi ako nag-upgrade ng headlight, hindi siya kakasya. So, naisipan ko, instead na mag-upgrade ako ng yung ordinary na lang na headlight, eh timing yung tropa natin, binibenta niya yung kanyang sonar, I mean yung kanyang sonar headlight. So, yun na lang yung kukunin natin. So, para mas maging maganda, mas bagay siya dun sa ating facelift. So, yun. Dito na tayo. Papasok na tayo sa Maguindanao Province. So, yun, no? Ito yung parang pinaka-rotonda nila. Nandito na nga tayo sa Mlang mga boss. Kararating lang natin. Inahanap lang natin yung munisipyo. Doon doon tayo i-meet up ni Boss Abby para doon sa ating sonar headlight. So, yun na si Boss Abby. Nakasunod tayo sa kanya. Ayun, nakamotor kasi yung van niya inaayos ata. Yun nga, ano ko lang, ma-refresh ko lang sa inyo. Nung maalala niyo yung sa isang vlog ko, yung naglaro sa Davao, yun, yung van niya, yung sumali doon, yung mabilis na van. So, yun. So, ito yung kukunin natin na sonar headlight. So, tatanggalin namin. So, maganda ito yung van, boss. Sobrang ganda. Yun, naka-side mirror, naka-sonar. Yun, naka-side skirt. Ganda. Ayan na. Ayan, tatanggalin ko din yung headlight natin para maswap. So, tatanggalin ko muna. Ayan, so at nalagay na namin. Ayan o. Sonar. So, mas gumanda na yung van natin pag nalagay pa yung yung bumper. So, mas okay. So, si Boss Abby, you know, yung harap ng van. Yes. Nung hindi ko pa alam yung slow po plus, no. Sabi ko ano yung pinakamagandang headlight. Kasi kung alam ko lang na may meron pang mas maganda dito, sabi ko, hindi mo kasi sinabi sa akin. Pero problema lang sa co plus, mahal masyado, no? Mahal. 65. 65. Pero sulit pag yung kay Mercedes gani kanina nasa bike ko. Hindi, ang ano lang dito yung ilaw niya pero sa forma parang mas ano pa dito. Parang sila-sila lang sa forma. Mas maliwanag talaga ang ano. Ah, ang co-plus. Oh. So, ayun nga, na-install na natin. So, ayun, maganda. Meron siyang DRL dito, signal light, naka-high, low. Ito ata yung high, ito ata yung low, hindi ako sure. So, ngayon, dadaan muna tayo doon sa tropa natin din sa Buluan. Papacheck natin to kasi hindi umilaw kanina. So, baka grounded. Ngayon. At ayun na mga boss, at nakaalis na tayo doon sa bahay ni Boss Abby. So ngayon, maganda na yung headlight natin. Yun nga lang, kailangan muna nating daling dun sa tropa natin sa Buluan kay Boss Red. Papacheck natin kasi kanina ayaw gumana ng high and low. Pero gumagana naman yung signal light. So papacheck lang natin kung ano yung mga ano natin. So update ko kayo mamaya pag nandun na tayo sa Buluan. So ilang minutes na naman tong biyahe, siguro nasa 20 minutes nandun na tayo sa Buluan. So, balik na nga tayo. Nandito na tayo sa Buluan. Buluan, Maguindanao. So, malapit na tayo doon sa lugar ni Boss Red. Doon natin ipapacheck yung ating headlight, yung ating sonar headlight. Doon natin ipapacheck bakit hindi siya umiilaw kanina. Tudod ako sa socket lang. So, yung ating katropa din yung nakasalubong natin kanina, si Mercid. Sakto, pumunta siya ng Coronadal. So, pinadala ko na lang din sa kanya yung bumper natin para dito na lang siguro natin ilagay.
Ito na natin ipa-install sa kay Red. So, ayun, malapit na tayo sa kanya. So, ayun yung rotor, yung ano, arko ng yun yung papasok ng Sultan Kudarat palabas ng Maguindanao province. And so, yun na nga mga boss, at nandito na tayo sa kay boss Red. Dito na kay boss Red. So, ayun, nalagyan na namin yung headlight. So, yung problema pala dito is nagkabaliktad yung polarity. So, yung nakalagay dito sa head, pinaka-headlight is negative-positive. Yung socket pala natin is baliktad. Parang hindi siya match dun. So, binaliktad lang namin yung polarity dito sa headlight para mag-match dun sa socket ng van natin. Kaya, ayun, gumana na siya. So, ayan. So, gumana na siya. Ayan o. Maganda yung natin. So, ngayon, hinihintay na lang natin si Boss Morcid. Papunta na. Siya kasi yung nagdala ng ano ng headlight. Ah, ng headlight. Siya pala yung nagdala ng ano natin. Yung bumper natin na SX. Siya yung nagdala. Hello. Siya yung nagdala papunta dito sa Buluan. Kasi dito natin papalagay kay Boss Red. So yun, ito yung mounting shop ni Boss Red dito. Papakita ko sa inyo. So ito yung kanyang Strada. Ayan o. Ay, pugi. So ito yung kanyang mounting mga binibenta dito. So mostly pang van. Mayroon tayo mga tips dito. Mayroon tayo mga pronet. So yun o. Mga shift na, ito maganda yung shift up na ganito. Ayan o. Para siyang neochrome green. Maganda. Ayun o, yung mga binibenta niya. So, ito pala si Boss Red. Shout out! So, pinapakita ko lang boss yung ano mo. Mga benta mo. Ayun o, so marami tayo dito mga, ayun o, mga boss kit. Boss gauge. Ayun, marami. Marami tayo dito. So, ayun, kung actually bumili ako nito. Cute na chokdi. Pampaswerte. Pampaswerte. Pampabilis plus 10 horsepower daw to eh. Ayan. Ayan o. Ayan tayong mga handlebars dito. Marami, marami. So, kung naghahanap kayo, search nyo lang sa Facebook. Yung ano, ipapost ko dito sa yung link ng Facebook profile ni Boss. Para at least baka meron kayong gustong i-order. So, mas madali kayong maka-access. Ayun o. Maganda to ah. Ayun o. The top red. Ito, ganda. So, ilalagay natin itong nabili nating chokdi doon kay Boss Red. Yun dito. Ayun, pampaswerte. Meron ako nito dati. Ang problema is, masyadong malaki. Kaya, ito, mas okay to kasi maliit lang. Cute! Ayun o. Pating na yung tropa natin na si Morcid. Dala yung kanyang lenso. Oh, tangin ang lenso, ang ganda. 18 tapos 35 series. Oh, ito yung napakalupit na headlight na pinakagusto din ng lahat. Go Plus. 65,000 pesos, baby. Headlight lang yan. Ganda. So, yun. Hindi pa nabuksan. Pinatanggal ni Boss Red yung ating bumper to. So, kailangan tanggalin para mapalitan natin ito. So, so yun. Tangin na this, oh. So, yan ang magiging isura niya. Pwede na, pwede. Pwede pa pala ilaw dito, no? Kahit anong ilaw lang dol o ano. May binibili talaga na pang ganito na ano. Wala yan. Eh diskartehan mo lang. Diskartehan na lang, no. So walang bracket, oh, walang abang. Ayun. Ayun, tinetesting la Boss Red. Yung ating ganda, oh. Bobo, no?
Tawag mo sa tingal ka. Tawag mo sa tingal ka. Tawag mo sa tingal ka. You know. Dito boss, screw pa rin dito, no? Hmm. Isa lang? Dito lang yun. Dito, tie wire lang yun. Dito. Ano dito lagay ko? Tie wire lang. Tie wire lang, no? Ano lang ko. Yun, no? So, bagay na bagay yung... Ano niya? Headlight. Sa, ano? Headlight sa... Uy, hindi ba bangga? Bukan doon natin lock. Tay gaming. Eh para sigurado. Okay na yan. No? Maano na makapit na masyado 'yan. Hindi na yan mahulog. Yun, tangina. Pogi na mababa lang. No? Lord lang siya, so yun o. Isang cellphone lang. Isang cellphone lang o. Yun o. Isang cellphone lang yung ano niya sa ground, pero... Boss! So, yun na nga mga boss, at nalagay na natin yung ating upgrade, facelift upgrade dito sa ating Bionic van. So, sobrang layo na ng itsura ng Bionic van natin, hindi na mahalata yung year model niya. So, ngayon, kakaiba na yung itsura niya, wala tayong kaparehas dito. So, yun nga, doon natin pinalagay kay Boss Red kasi nga, sa plano ko talaga, mag-DIY. Pero yun, kailangan talaga ng parang special skill. Yung experience para sa paglagay doon kasi may mga tinanggal, may mga nilagay doon sa ano natin pag i-install. Pero all in all, okay naman yung pagkaka-install natin, wala nang problema. Doon nga lang mababa na siya kumpara mo doon sa yung stock height natin, yung sa original niya. Masyadong mababa siya ngayon. Isang cellphone lang yung difference eh. May tendency talaga na lalim, isasayad. So, pero sige lang, yun din, it is ganda, pero tingin ko naman hindi naman siya ganoon ka-lowered talaga. Pero yung bumper natin is bumaba. Pero tingnan natin, obserbahan natin sa mga susunod nating biyahe. So yung bumper pala natin, na shout out nakuha ko doon kay Boss Ruben Rosales. Yung presyo niya is mura lang, pero hindi ko pwedeng i-disclose sa inyong presyo kasi magkaiba. Magkaiba yung situation natin kasi ako ako kay Boss. Madaling kausap si Boss. Madali siyang kausap. Yung sa pagdating sa presyo, madali siyang kausap. Tapos pagdating naman sa shipping, madala rin siyang kausap. Kaya nag-decide ako na sa kanya ako kumuha ng ating bumper. Yung problema kasi ng mga taga Mindanao pag nag-order ng piyesa sa Manila, sa Luzon, is yung shipping. Kasi nga, masyadong mahal yung shipping cost pa. Makamit tayo ng LBC, AP Cargo, yun. Mahal yung ano niya, mahal yung shipping cost. So yung sa akin, based on sa experience ko, mas okay gamitin yung solid shipping, yung barko, to go, ganun. Mas mura siya kumpara mo dun sa mga ibang courier services like yung LBC at saka AP Cargo. Kasi nga barko siya. Hindi naman siya ganun katagal, sakto lang. Yung nabayaran ko lang sa shipping is around nasa 1,500 pesos lang.
galing ng Manila papunta dito sa Jensan. So yun lang yung nabayaran ko sa shipping. So ikumpara mo dun sa nababayaran mo sa AP Cargo, around 6,000 to 10,000 pesos. So di ba masyadong malaking difference. So sa lahat kasi ng seller, si Boss Ruben Rosales lang yung nakausap ko na willing siya magpa-ship ng barko. Kasi nga yung sa pagpapadala sa barko is may proseso, medyo mataas yung proseso. Buti naman at si Boss Ruben Rosales is pumayag siya na ipa-ship natin kaya solid shipping, kaya ay nakatipid tayo at saka dun tayo kumuha sa kanya. So sa mga may planong umorder, pwede kayong mag-order kay Boss. Kasanapin nyo lang siya sa Facebook, papost ko dito yung profile niya para at least kayo rin pag may plano kayong umorder ng mga ganito. Hindi lang naman ganito yung ginagawa niya, meron siyang side skirt, marami siyang body kits na ginagawa. At saka so far dun sa naobserbahan natin, maganda yung pagkakagawa, pulido yung pagkakagawa sa ano natin. So yun, ayun mga boss, at sobrang satisfied tayo. Shoutout din pala kay Boss Abby King doon sa nakuha na natin yung sonar. Sobrang ganda din yung sonar, solid na solid. Shoutout din kay Boss Mursid Bisrum Abubakar, salamat sa pagdala nung ano natin, nung bumper natin galing Carnadal papunta kay Boss Red ng Buluan. At saka kay Boss Red, salamat. Shoutout sa iyo sa pag-install ng ating ng bumper at saka yung ating pag-ayos ng ating headlight. So sa mga may plano, mayroon din mga benta si Boss Red. So napin nyo lang sa Facebook, ipapost ko rin dito sa video natin yung profile ni Boss para at least sa mga gustong umorder, meron kayong isang choices din kung saan kayo pwede kumuha na mas magandang quality, mas mura. Ayun. So hanggang dito lang siguro muna mga boss, at salamat sa pagsama sa akin sa pagpapaislip natin ng Bionic van. So yung Bionic van natin, hindi na katulad ng dati. Iba na yung itsura niya. Essex na, Essex. So, unique na. Kami pa nating episode kung ano yung mga pwede pa nating ilagay dito sa Bionic van. At saka sa Strada, yung mga adventures din natin. Bionic adventures. Abangan nyo rin yan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. At saka salamat din sa mga subscriber natin. Salamat sa pagtangkilik sa mga videos natin. At sa inyo, gagawa pa tayo ng mas maraming ganang videos. So hanggang dito lang siguro muna mga boss. Salamat sa panonood. And again, this is your friendly Kakrudo, Bionic Man, signing out.